Okay, so we are going to continue our lesson last time, pero dito na tayo sa significant developments in Philippine setting during the Spanish occupation. So eto na yung last part ng lessons natin for history ng policing. Okay, so yun dito na. Yung sa Philippine setting na tayo. So first, the significant developments in Philippine setting during the Spanish time yan, are the following. First is the Carabineros de Seguridad Publica. This was in 1712. So the Carabineros de Seguridad Publica was organized for the purpose of carrying out the regulations of the state. So, pulis talaga ang trabaho niya. Kung ano yung batas daw ng state, kung ano yung batas ng bansa, pinatutupad nila. In 1781, it was given the special commission as custodian of the tobacco monopoly. Then, it was later known as Cuerpo de Carabineros de Seguridad Pública by virtue of Royal Decree of December 20, 1842. You might wonder, diba ang mga batas natin ngayon is Republic Act. Noon, merong presidential decree during the time of martial law. Ayun, may mga PD, presidential decrees. Pero dito, yung batas ang tawag dyan, Royal Decree. Because we were... the laws implemented in the Philippines ay gawa ng nasa Spain. Kaya Royal Decree. Okay, dahil nga agawa yan ng mga mga leaders in Spain. Okay, nung hari nila. Na yun na nga, dahil sinakop nga tayo ng Spain. Sila din ang tinuturing nating mga leader natin. So its duties became police-like and more general, which included the prosecution of lawbreakers, maintenance of peace and order, and execution of laws. It was subsequently given limited power to discharge duties as port, harbor, and river police. Next is the Guardrilleros. Okay, so the Guardrilleros was a body of rural police organization established by Royal Decree of January 28, 1836. So pag sinabi nating rural, saan yun? Saan? Hala. Walang nakakaalam. Pag rural, sa? Assignment niya yan. Sige. Okay. So, the decree provided that 5% of the able-bodied male inhabitants of each province were to be enlisted in the police organization for 3 years tour of duty. Ulit, 5% of the able-bodied male inhabitants of each province were to be enlisted in the police organization. So, kung sa isang probinsya, merong 100 na able-bodied male, ibig sabihin mga lalaki na malalakas ang pangangatawan. Kung may 100 na able-bodied men, 5% nun is 5. So, 5 doon sa 100 na yon ay dapat ma-enlist bilang police for 3 years. Required silang magbigay ng service as guardrilleros. Okay? Next is Guardia Civil. Ito siguro naririnig nyo sa mga old movies. So the Guardia Civil was created by a royal decree issued by the Crown on February 12, 1852 to partially relieve the Spanish Peninsula troops of their work in policing towns. They were under the governor or alcalde and they had bright and showy uniform, distinctively prominent insignia and rigidly maintained
military bed. So Guardia Civil basically are military-like. Okay. Pero hindi tulad ng military ngayon na under siya ng Department of National Defense, which is also under the executive government, direct under siya ng president. Etong Guardia Civil, under ng governor. Kumbaga, may pagka-local siya. Iba yung Guardia Civil dito sa Pampanga, iba yung doon sa Bulacan. Okay, iba yung boss nila sa Pampanga, iba yung boss sa Bulacan. Hindi tulad ngayon, iisa lang ang boss nila sa mga military natin. Okay. So, eto naman, yung significant developments in Philippine setting pa rin, but during and after the American occupation na. So, the significant developments in Philippine setting during and after the American occupation are the following. Insular Police Force in 1890. So, the Insular Police Force was established on November 30, 1890 during the Philippine-American War upon the recommendation of the Philippine Commission to the Secretary of War. Yan ay isang department sa ating bansa. But now, wala na tayong Secretary of War. Meron tayong Secretary of National Defense. Okay? Yun na yung pinaka-head ng DND, Department of National Defense, under siya ng military. Again, unlike today, iba na ang military sa police. Pinaghiwalay na yan sila. Okay. Letter B, Insular Constabulary in 1901. The Insular Constabulary was created on July 18, 1901 by virtue of Act 175. This law was entitled an act providing for the organization and government of an insular constabulary and for the inspection of municipal police. Okay. And then, nagkaroon ng MPD. Nag-exist pa rin ito ngayon. This is the Manila Police Department. 1901 siya nag-start. So, the Manila Police Department was organized on July 31, 1901, by virtue of Act 183. The first chief of the police was Captain George Curry, a United States Army officer appointed by the Taft Commission on August 7, 1901. And then Captain Columbus Payat, on the other hand, was the last American chief of police of Manila Police Department. When the Manila Police Department was taken over by Filipinos, the first Filipino to head it was Colonel Antonio Torres. Okay, Colonel Antonio Torres was the first Filipino head of MPD, Manila Police Department. Okay? Then, nagkaroon na ng Philippine Constabulary. Ito yung forerunner ng PNP. Okay, so bago nagka-PNP, Philippine Constabulary ang tawag sa kanila. So the Philippine Constabulary changed the Insular Constabulary by virtue of Act 255. Brigade General Henry Thurman Allen, an 1882 graduate from the United States. Maybe. Goodbye. Okay na, na-mute na ba yun? Okay. Balikan natin si Brigade General Henry Thurman Allen. So, graduate siya. Oo nga eh, goodbye daw. Nakalimutan ko tuloy sasabihin ko. So, graduate siya sa United States Military Academy. Ito yung katapat ng PMA natin, Philippine Military Academy. And he was the first chief of the Philippine Constabulary. Okay, the first enlisted personnel strength on December 15, 1901 under Brigade General Allen was 2,500 in number. They were always outnumbered but won many victories where they
are inspired by the creed to be outnumbered always. Kasi nga, konti lang sila in number. Kaya always daw silang outnumbered, but never. To be outfought, never. Pero hindi naman daw sila matatalo during war. So aside from maintenance of peace and order, the members of the Philippine Constabulary during that time focused on the suppression of rebellion. In Philippine Constabulary, ito na yung malapit-lapit na sa trabaho ng police. Okay. In 1902, Philippine Constabulary Chief Allen introduced the mounted constables as a part of the schemes against insurgents where horses from China were used to launch the first polo sports in Manila. So, pag sinasabi na natin na mounted, kadalasan nakasakay yan sa kabayo. Kahit sa Canada, meron silang RCMP, Royal Canadian Mounted Police. Kabayo nga noon. Okay. So it became a popular entertainment, yung polo, during that period and paved the way for the founding of the Polo Club in 1909. It was also that time when Manila was known as the Pearl of the Orient, with the Philippine Constabulary playing a significant role in reducing crime rate, thus turning Manila into a popular tourist destination. Dahil mababa ang crime rate sa Pilipinas during that time, at hindi madami ang crime rate, mapayapa ang general feeling dito sa Pilipinas, kaya madaming bumibisita, madami tayong turista. And you know, pag madaming turista ang isang lugar, ibig sabihin maganda ang economy din ng isang lugar. Kasi, di ba, yung mga foreigners, syempre, kumikita tayo sa pagbisita nila. Yun, kaya, peace is key. Okay. Next is Revised Administrative Code 1917. It stated that the Philippine Constabulary is a national police institution for preserving peace, peacekeeping order, and enforcing the law. Okay. Sinasabi lang dyan na isa na siyang national police institution. So it is not militaristic anymore. Then, the Philippine Constitution, the 1935 Philippine Constitution, provided that the government shall organize and maintain a national police force to preserve public order and enforce the law. Okay. And then, nagkaroon ng Japanese occupation then. We call this mga sumakop sa atin, Kempeitai. 1942. So on January 2, 1942, in the advent of World War II, the first element of Japanese Imperial Army called Kempeitai entered Manila. A member of the corps was called Kempei. Yung kabuuhan na tawag sa kanila, Kempeitai. Then, grupo lang doon na ang tawag sa kanila ay Kempei. Okay. So, Kempeitai literally meant Military Police Corps. It was organized and it existed from 1881 to 1945 to discharge not public service but to perform function of the military police for the Imperial Japanese Navy under the direction of the Admiralty Minister. So, ang pinaka-boss ng mga ito ay nasa Navy, Japanese Navy. Okay, Republic Act 157. So, republika na tayo niyan kapag ganyan na ang mga title ng batas natin. So yung NBI naman to, the National Bureau of Investigation, was established on June 19, 1947 by virtue of Republic Act 157. The important provisions of Republic Act 157 include the following. It provided the functions of National Bureau of Investigation, which are the following. First,
to undertake investigations of crimes and other offenses against the laws of the Philippines upon its own initiative and as public interest may require. Self-explanatory na yun. Then to render assistance whenever properly requested in the investigation or detection of crimes and other offenses. This means na hindi automatic mapupunta sa NBI ang jurisdiction ng isang kaso. Kailangan silang i-request. Okay. Hihingian mo sila ng tulong. Hindi nila ito agad-agad ibibigay. Ay na nga, kasi nga, bibigyan lang sila ng jurisdiction after that request. Next, to act as a national clearinghouse of criminal and other information for the benefit and use of all prosecuting and law enforcement entities of the Philippines. So, sila ang nagsasabi kung legit ba yung information na nakuha ng mga agencies para magamit na ito ng mga police, ng mga law enforcement entities, tsaka yung mga prosecutors natin. So, identification records of all persons without criminal convictions, records of identifying marks, characteristics, and ownership or possession of all firearms as well as of test bullets fired therefrom. Kaya nga, di ba, kapag gustong malaman ng company na ina-applyan mo kung meron ka bang kaso, ang isa talaga sa nare-require is either police clearance or NBI clearance. Ayun. Kasi nga, malalaman doon kung ano yung records o yung mga ganap mo sa buhay. Yun nga, may kaso ka ba? So on. Next. To give technical aid to all prosecuting and law enforcement officers and entities of the government as well as the courts that may request its services. Kasi nga sila yung may mga experts in the different criminalistic subjects and all. Okay. To extend its services whenever properly requested in the investigation of cases of administrative or civil nature in which the government is interested. Sabi nga dyan ulit, di ba? Requested in the investigation of cases. Hindi nga kasi agad-agad magkakaroon sila ng jurisdiction sa isang kaso. Kailangan i-request muna sila. Then, to undertake the instruction and training of a representative number of city and municipal peace officers at the request of their respective superiors along effective methods of crime investigation and detection in order to ensure greater efficiency in the discharge of their duties. Okay. To establish and maintain an up-to-date scientific crime laboratory and to conduct researches in furtherance of scientific knowledge in criminal investigation. Ito nga yung sinasabi ko sa inyo kanina na nasa kanila kasi yung mga expert. Magagaling yung mga forensic photographer nila, yung kanilang mga question document specialist. Ayun. Tsaka updated lagi ang kanilang mga kagamitan sa laboratory. And then, to perform such other related functions as the Secretary of Justice may assign from time to time. So, under sila ng DOJ. Although, hindi naman although, kung may balak kayong mag-apply sa NBI, ang requirements nila medyo mas, hindi na pala medyo, mas mataas talaga kumpara sa PNP. First is sa height. Ang lalaki ay 5'6 requirement na minimum. Then sa babae, 5'4. Hindi tulad sa PNP, mas mababa, di ba? And then, yung grades, kinoconsider nila, malaking factor yung grades. Yun, kaya kung tamang pumapasa ka lang sa subjects mo, medyo hindi ganun kaganda ang chance mo na makapasok sa NBI. Okay. So it sana ako. Next is Republic Act
157 provided a manner of appointing the head of the bureau. Its head is known as the director, the NBI director, who shall be appointed by the President of the Philippines as with the consent of the Commission on Appointments of the Congress of the Philippines. Kapag, although sa military, ganyan din naman eh, tsaka sa PNP, pag mataas na talaga position mo, colonel, general, kailangan mo nang magpa-appoint. Kailangan ka nang i-appoint ng COA, ng Commission on Appointments. Iba pala yung COA. Okay. So, this law also abolished the Division of Investigation of the Department of Justice. Dati kasi, division lang ang investigation sa Department of Justice. But now, nagkaroon na ng separate entity. Naging NBI na nga siya. Okay. Republic Act 4864. This is in 1966. So this is otherwise known as the Police Act of 1966, which was enacted August 8, 1966. It created a police commission under the Office of the President of the Philippines. The police commission under this law was composed of the following: chairman, 2 regular members, and then 2 ex-officio members. So, 5. So, the chairman, of course, he is the head. He is the leader of that specific group. And then, 2 regular members, the chairman and 2 regular members of NAPOLCOM, were appointed by the president with the consent of the Commission on Appointments, and who shall hold office for a term of 7 years and may not be reappointed. Okay, then 2 ex-officio members, the director of the NBI and the chief of the Philippine Constabulary, were the ex-officio members of the Philippine Commission. Okay. Republic Act 6040. So this amended certain sections of Republic Act number 2260, known as the Civil Service Act of 1969. It empowered the police commission to give the appropriate examinations for officers and members of local police forces with the assistance of the Civil Service Commission. This was perhaps the first move to professionalize the police force. Later on, i-discuss natin yung tungkol sa board exam. But there are, alam niyo naman to, hindi lahat ng programs ay merong board exam. Say, IT, computer science, walang mga board exam yung mga yan. MASCOM, HRM, culinary management, tourism. Yung mga yan, walang board exam. So, paano kung gusto nila mag-polis? Pwede naman, basta kailangan lang nilang maipasa yung civil service. Kahit kayo, actually, I am also encouraging you to take the civil service exam. Walang certain educational degree na required bago ka makapag-take ng civil service exam. Ako nga eh, nag-take ako ng civil service non-professional bakasyon bago ako mag-fourth year. So, incoming fourth year ako. Hindi nga required na 4 years graduate. Hindi required na may natapos ka. Basta tao ka. Basta tao ka at Pilipino ka. Pwede ka mag-take ng civil service exam. Yun nga, sabi ko sa inyo, incoming fourth year college ako, nag-take ako ng sub-professional. Tapos nung fourth year na ako, same year, nag-take ako ng professional. Wala lang, trip-trip lang. Tatay ko kasi makulit, hilig niya yung ganyan, pinapag-exam ako ng pinapag-exam kahit di ko gusto. Ako naman, syempre, sunod lang ako, siya naman gumastos eh. Ano yan, tag 500 nung 2013. Ewan ko ngayon, wala na akong balita. Hindi naman siguro tumaas. Pero yun nga, walang required na educational attainment. Nga, subprof ko, I took it April 2013. Professional ko, I took it October 2013. Nagagamit ko ba? Hindi.
kasi wala ako sa government. But, ayun na nga, kung gusto mo magtrabaho sa government at ang program na kung saan ka-enrolled o kung ano yung natapos mo ay walang board exam, then you are required to take the civil service professional exam. Kung ang gusto mong position ay medyo mataas, pero kung ang a-applyan mo is, for example, driver, yun, hindi kailangan na professional. Ang alam ko ay subprof. Kapag mga ganong positions lang. Ayan. So, eto nga eh, sabi, this was perhaps the first move to professionalize the police force. Because now, ang mga police officers natin ay professionals na. Diba required na graduate ka ng college? Tapos yun na nga, required pang pasado ka ng board exam or pasado ka ng civil service exam. Ayan. Okay, so that's for civil service. O, dito na tayo sa para sa atin. Republic Act 6506, 1972 ito. This is otherwise known as an act creating the board examiners for criminologists in the Philippines and for other purposes, was approved and took effect in July 1, 1972. Its important provisions include the following. A board of examiners for criminologists in the Philippines shall be created to be composed of a chairman and two members who shall be appointed by the President of the Philippines upon the recommendation of the Commissioner of Civil Service from among the registered criminologists, if any, or from known criminologists of recognized standing in the profession with the consent of the Commission on Appointment. Okay. So, itong RA 6506, ito ang batas na nag-professionalize sa atin, sa mga criminologist. Kaya nagkaroon ng board exam dahil sa batas na to. Okay. Sabi, the examination shall be in writing and shall cover the following subjects with their respective relative weight. First is criminal jurisprudence and procedure, 20% yon. Then law enforcement administration, 20%. Itong tinitake natin ngayon, this is a LEIA subject. Ayan, LEIA ang tawag natin. Then, correctional administration is 15%. Criminalistics is 20%. Criminal sociology is 15%. And ethics and human relations is 10%. But, it was, however, provided under RA 6506 that the board may change or revise any of the above subjects in the event the Commission on Higher Education, or CHED, shall correspondingly change the curriculum prescribed for the degree of Bachelor of Science in Criminology. Of course, iba yung curriculum ng mga nauna sa atin, yung mga ninuno natin na criminologist. Dati nga, di ba, ang batas na to, 1972 lang. Papaano naman yung nasa profession ng criminology? Pero, hindi nga wala nga board. So, paano sila magiging license? Kapag 10 years ka nang nasa profession or 10 years ka nang practicing under criminology, then you will be given a license already, magiging registered criminologist ka na. Noon yun ha, dahil bago nga yung batas. But now, wala nang ganun. Required na tayong lahat mag-take ng board exam. Basta graduate ka ng criminology. Ayun. So, ganun nga ang ginawa ng CHED. Pinalitan nila yung curriculum. At hindi na ba kataka-taka yun, no? Di ba kayo nga, undergo kayo nung K-12. Diba? Ibig sabihin nun, at kasabay nun, ay nagbago din ang curriculum ng mga college programs. Ayan. So, in the conduct of the examination, the board, in its discretion, may give practical and field examination
in subjects as it may deem fit. So, by virtue of the stated power of the board to change or revise any of the above subjects, some changes were introduced by the board. So, nagkaroon talaga ng pagbabago. Hence, the subjects with their relative weights in the licensure examination for criminologists present are as follows. Yung law, which we call criminal jurisprudence and procedure, is 20%. Then, LEIA, nananatili siya. Law enforcement administration is 20%. Criminalistics is 20%. Crime detection, investigation, and prevention is 15%. Criminal sociology, ethics, and human relations is 15%. And CORAD, correctional administration, is 10%. Ayan na ang bago. Ito na yung gamit nung nag-take ako ng board exam. Ito. So, paano ba papasa sa board? So, in order to pass the examination, a candidate must obtain a general average. Ibig sabihin, lahat na, average na ng buong examination of at least 75% with no rating below 50% in any of the subjects. Papaano yun? Balik tayo. Ito yung mga subjects, di ba? 20, 20, 20, 15, 15, 10. Total of 100%. Ang sabi dyan, general average mo ay dapat at least 75%. Tapos no rating below 50% in any of the subjects. Ibig sabihin, ito kasi, bawat subject, di ba, anim yan? Yan, 1 to 6. Bawat subject may 100 items. So, all in all, 600. Bawat subject, hindi ka dapat bababa sa 50%. Okay. Tapos, yung general average mo nga ay dapat 75%. Example, paano kung nakakuha ka ng dito. Kunwari lang, no? Yung medyo makatotohanan. 80. Dito. 80, 80, 80, 80, 80. Tapos dito, 48. Pasado ka ba? Hindi. Tama. Bagsak ka nun. Ulit ha. Nakakuha ka dito ng 80. Dito 80, dito 80, dito 80, dito 80. It's dito 48. Pag in-average mo siya, mataas naman. Kaso ang problem, eto, no rating below 50%. Eh, nakakuha ka ng 48 sa isa. So, bagsak ka na. Okay. Again, ha, this is in RA 6506. Na-amend na to. Okay. So, a criminologist, yes, kahit papasok yung average mo, kung meron kang below 50%, bagsak ka pa rin. Under RA 6506, ganun siya. So, next. A criminologist is defined as a person who is a graduate of the degree of criminology who passed the examination for criminologist and registered as such by the board. Hindi lang basta graduate ng crime. So, pagka-graduate nyo, criminologist na ba kayo? Hindi pa. Kailan kayo matatawag na registered criminologist? Kapag na-fulfill nyo na rin yung isa pang requirement. Ito, passing the examination for criminologist. Yun nga yung board exam natin. Graduate ka ng CRIM, tapos pumasa ka sa board. Tsaka ka palang matatawag na R-CRIM. Doon mo palang pwede ilagay yon sa dulo ng pangalan mo, yung R-CRIM. Okay. Sino ba ang nasa practice of criminology? Ito, baka naririnig nyo na to o natanong nyo na rin ito sa mga kakilala nyo na criminologist. Bakit di ka nagpa-practice? Na yan ang isa sa mga tanong sa akin. Ay, bakit wala ka sa practice? Bakit di ka nagpa-practice?
Ibig sabihin nun, bakit daw wala ako sa practice ng criminology? Kasi nga, ang pagkakaalam nila, pag criminology ka, pagka-graduate mo, bukas, police ka na. Yun ang pagkakaalam ng karamihan. Pero hindi, di ba? Alam niyo na yun. Hindi naman matik. Kasi mag-a-apply ka pa, tsaka mag-board exam ka pa. O, ang tanong natin ngayon, sino ba ang nasa practice of criminology? So first, as a professor, instructor, or teacher in criminology in any university, college, or school, duly recognized by the government and teaches in the subject of, kahit alin dyan, law enforcement administration, criminalistics, correctional administration, criminal sociology, and other allied subjects, and other technical and specialized subjects in the criminology curriculum provided by the Department of Education. DepEd pa noon, di ba? Magkakasama. Pero ngayon, pag college, under na tayo ng CHED. Pag basic education, sila lang ang DepEd. Anyway, ang tinutukoy lang dito, kapag ikaw ay nagtuturo ng mga subjects related to criminology. So ako, teacher niyo ako ngayon, di ba? Sa pagkakaalam ko, teacher niyo ako ngayon. So, I am in the practice of criminology. Kasi graduate ako ng crim, pumasa ako sa board, tapos, eto ako, professor, instructor, or teacher in criminology. Yun. Lagi tanong sa akin yan eh. Bakit wala ka sa practice ng criminology? Anong wala? Number one nga yan sa batas namin. Ayan o. Oh. One, professor, instructor. Ayan. Then number two, law enforcement administrator, executive advisor, consultant, or agent in any government or private agency. Ito na yung mga pulis. Tagapagpatupad sila ng batas. Diba? Yun. Kapag pulis ka, graduate ka ng crim at nakapasa ka rin sa board, nasa practice ka ng criminology. Ganon din kapag ikaw ay isang technician ng dactyloscopy, ballistics, question documents, police photography, lie detection, forensic chemistry, and other scientific aspects of crime detection. So, kapag ikaw ay involved in the criminalistics area, for example, ikaw, nagtrabaho ka sa crime lab, sa SOCO, tapos ang trabaho mo ay mag-analyze ng mga forged documents. So, question document, specialist ka, or analyst ka, or technician. Then you are also in the practice of criminology. Okay. So, as correctional administrator, corrections naman, executive supervisor, worker, or officer in any correctional and penal institution. Nagtatrabaho ka sa New Bilibid Prison. Nagtatrabaho ka sa Angeles City District Jail. Yun, nasa practice ka rin ng criminology. And then, as counselor, expert, advisor, researcher in any government or private agency on any aspects of criminal research or project involving the causes of crime, juvenile delinquency, treatment of offenders, police operations, law enforcement administration, scientific criminal investigation, or public welfare administration. Alam nyo, ang criminologist, ito talaga dapat ang trabaho, researcher. Kasi 'di ba? By the very definition of criminology, the study of crimes, criminal behavior. 'Di ba? Yung mga 'yan, sabi nga study. So pinag-aaralan natin papaano ba tayo nag-aaral sa pamamagitan ng research. Doon tayo nakakatuklas ng mga bagong bagay. Yes, gumagawa ng mga theories about crime. Kaya nga, di ba nung unang panahon, hindi talaga separate field ang criminology. Kumbaga, minsan, halong social science siya o kaya halong psychology. At yung mga tao na gumawa ng mga theories patungkol sa krimen, sa mga criminals, o yan, sa mga delinquents, sila yung mga sinaunang criminologists, although hindi pa talaga separate na profession or hindi pa siya distinct
profession yung pagiging criminologist. Hindi tulad ngayon, talagang, di ba, talagang ako, criminologist ako. Ako, engineer ako. Talagang alam mong magkakaiba yan. At talagang isang profession yan. Ayun. Although, ito kasi ang weird sa curriculum ng criminology sa Pilipinas. Di ba, halo-halo sila. Meron tayong law. Syempre, accepted yung criminal sociology. Criminology ka nga, di ba? Nag-study ka nga ng crimes and criminals. And criminal behavior. O syempre, kailangan mo ng criminal sociology. Kailangan mo pag-aralan yon. Pero meron tayong corrections. Meron tayong criminalistics. Ano pa? Law enforcement, pagpupulis. Di ba? Kasi kung... medyo bata pa kayo sa criminology, pag nag-advance na kayo sa iba pang year level, mas maiintindihan nyo kung bakit ang trabaho talaga ng isang criminologist ay dapat researcher siya. Or ay na nga, expert siya sa pagpapaliwanag kung bakit nangyayari ang isang krimen. Ayun nga, dahil nga halo-halo yung mga subjects sa curriculum natin, kaya ang naging thinking natin, pag-crim, police. Ganon. Eh, di ba? Yung Leia nga natin, iilan lang ang subjects. Diba? Etong sa atin, yung planning at saka security. Tapos comparative police systems. Pagkukumparahin nyo yung iba't ibang police systems sa iba't ibang bansa. Yun. Which is weird. Pero, ay na nga. Kahit na hindi ganon, criminologist pa rin sila. Yung mga police, yung mga correctional officers natin. Because, yun ang sabi ng batas. At yun ang nasa curriculum natin sa criminology. All certified criminologists shall be exempt. Exempt, ibig sabihin hindi na siya parte. From taking any other entrance or qualifying government or civil service examinations and shall be considered civil service eligible to the following government positions. Kung dactylographer ka, ballistician, question document examiner, correctional officer, law enforcement photographer, or police photographer, lie detection examiner, probation officer, agent in any law enforcement agency, security officer, criminal investigator, or police laboratory technician. Kung mag-a-apply ka sa kahit ano dyan, sa trabaho, sa kahit alin dyan, wala ka ng iba pang iti-take na entrance exam kung registered criminologist ka na. Kasi nga, sabi ng batas, exempt ka na. Kasi napag-aralan mo na yan at naipasa mo na yung board exam. And you will be considered civil service eligible. Ay na nga, yung nabanggit ko rin sa inyo kanina, kapag pumasa ka na sa board, hindi mo na kailangan ng civil service exam. Kasi equivalent na yon. Pag nag-apply kasi kayo sa PNP or in any other agencies, you will need what we call a civil service eligibility. Ang pwede nyong gamitin nga ay yung board exam ninyo na nakapasa kayo, pagiging registered criminologist, or yung ating civil service exam na professional. Okay.